love me. I'm bunking deep in Tennessee with my brothers from the three. Be quick to click and break the peace. No respect for what they. Kamusta ka, anime? Ito na ang part 58 ng Kanagawa versus Osaka Prefecture. Disclaimer lang ka, anime. Ang inyo pong maririnig at makikita ay wala po sa manga o anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang fanmade na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Humingi nga ng timeout ang coach ng Osaka. Makinig kayo sa akin. Nagagawa nila na makapuntos, mapalabas at loob ng basket. Kailangan, yun ang mapigilan natin. Iwata at Kishimoto. Yung pulang buhok, gamitan nyo ng box out para di niya makuha ang rebound. Isa din siya sa nagpapahirap sa atin sa ilalim. Kapag di nyo siya napigilan, baka eto na ang maging mitya ng pagkatalo natin. Paalala ng coach ng Osaka. Dagdag pa niya, ikaw, Minami at Chosia, kayo ang magiging lakas ng ating team sa loob ng court. Kaya dapat, huwag kayo nasisiraan ng kumpiyansa. Kagaya kanina, napansin ko sa iyo, Minami, nalusutan ka lang ni Sendo, parang pinanghinaan ka na. Mali yun. Dapat nga, mas lumakas pa ang inyong dedikasyon sa laban. Dahil may nakakalaban kayong malalakas. At bukod dun, ayoko na matalo tayo. Dahil sobrang nakakahiya yun sa ating distrito. Naiintindihan nyo ba ang aking ibig sabihin? Wika ng coach ng Osaka. Opo coach, naiintindihan po namin. Sagot ng mga player. Ibuhos na natin ang lahat sa huling 3 minuto na to. Kailangan tayo ang pumasok sa finals. Okay. Sambit ulit ng coach ng Osaka. Opo, tayo ang mananalo. Pangako yan, coach. Tugon ni Minami. Mapunta naman tayo sa team ng Kanagawa. Maganda ang pinapakita niyong laro. Talagang pinapahirapan niyo sila. Mapailalim at ibabaw man. Malakas sila pagdating sa depensa. Pero pagdating sa opensa, masasabi ko na mas malakas kayo kung ikukumpara sa kanila. Sakuragi at Rukawa, sa inyo nakasalalay ang ating tagumpay sa laban na to. Si Sendo at Fujima naman, sila na bahala gumawa ng play. Ikaw naman, Mitsui, ipapalit muna kita kay Jin. Napansin ko kasi na hinihingal ka na sa loob ng court. Wika ni Coach Anzai. Ganyan talaga pag tumatanda na tatang. Madali nang mapagod. Sabat ni Sakuragi. Manahimik ka nga dyan, Kunggong. Matuto kang makinig. Wika ni Ayako. Sabay batok kay Sakuragi. Aray naman, Ayako. Binibiro ko lang si Michi eh. Tugon ni Sakuragi. Dagdag ulit ni Coach Anzai. Galingan nyo para sa ating distrito. Kaya nyo yan, team. Nagtitiwala kami lahat ngayon sa inyo. Alam namin na hindi nyo kami bibiguin. Pahabol na sabi ni Akagi. Oo naman Gori, hanggat andito ang henyo, hinding hindi tayo matatalo. Buong loob na sabi ni Sakuragi. Pumito na nga ang referee. Hudyat, natapos na ang timeout. Nasa panig na nga ng Osaka ang bola. At hawak-hawak ito ni Minami. Okay mga kasama, tayo naman ang gagawa ng puntos. Wika ni Minami. Huwag ka pakasigurado. Dahil hindi ko hahayaan na basta ka lang makakalusot sa depensa ko. Tugon ni Sendo. Pilit nga pinopuwersa ni Minami
si Sendo. Pero hindi nito magawang makalusot dahil sa higpit ng depensa. Minami, huwag mo ipilit. Diba, sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng play na may pagtutulungan. Hindi mo kaya na mag-isa, kaya alalahanin mo, lima kayo na naglalaro sa court. Malakas na sigaw ng coach ng Osaka. Biglang nag-sink in sa utak ni Minami ang sinabi ng kanilang coach. Ano ba nangyayari sa akin? Masyado ko nagiging agresibo. Nadadala ba ako ng gigil ko? Bulong sa sarili ni Minami. Huwag mo na pilitin dahil hindi ko hahayaan na makawala ka. Wika ulit ni Sendo. Dahil hindi makalusot si Minami, ipinasa niya ang bola kay Chosia. Pagkakuha ni Chosia sa bola, sabay drop kay Kishimoto sa ilalim. Pagkakuha ni Kishimoto sa bola, mabilis naman siyang dinipensahan ni Sakuragi. Hanggang dyan ka lang, may mahabang buhok na bakulaw. Huwag mo na tangkain na makakapuntos ka, sambit ni Sakuragi. Hindi nga magawang makalusot ni Kishimoto sa depensa ni Sakuragi. Kishimoto, pasa mo sa akin, wika ni Minami na tumatakbo papunta sa loob ng basket. Hindi na nga nag-alinlangat pa si Kishimoto at mabilis niya ipinasa ang bola kay Minami. Pagkakuha ni Minami sa bola, isang hook shot ang ginawa nito. Pero hindi pumayag si Sakuragi na makatira ito, kaya hinabol niya ito sa ere. Kaya bago niya pa mairilis ang bola, nablock na ito ni Sakuragi. Sabay sigaw, sabi nang huwag niyo na ipilit sa ilalim, mahihirapan lang kayo. Ang ganda ng pagkakablock niya na Michi, tuwang-tuwa na sabi ng mga kaibigan niya. Napatingin na lang ang mga player ng Osaka kay Sakuragi. Anzay, talagang bilib ako sa player mo na to. Buo ang loob niya sa laban. Talagang sinanay mo siya para sa mga ganitong laro. Di ka pa rin talaga nagbabago pagdating sa pagtuturo ng isang player, mahinang sabi ng coach ng Osaka. Dahil sa block ni Sakuragi, lumabas ang bola at mapupunta pa rin ito sa panig ng Osaka at hawak na ito ni Chosia. Habang idinidribble niya ang bola, mahigpit din ang nagiging bantay ni Fujima. Nakakainis, di kami makapuntos, mapalabas o loob. Ang higpit ng ginagawa nilang depensa sa amin. Bulong sa sarili ni Chosia. Ang taas na nagiging pressure para sa Osaka. Yung uri ng depensa ng Kanagawa, masasabi ko, napakaganda. Wika ni Coach Domoto. Paano niyo po nasabi, Coach? Tanong ni Sawakita. Kung mapapansin mo, di nila masira ang depensa ng Kanagawa. Kahit konting distansya sa player, hindi nila magawa. Kung ikaw ang nasa kalagayan yan, sa tingin mo, makakatira ka kaya? Balik na tanong ni Coach Domoto kay Sawakita. Sa lagay ng ganyang depensa, hindi po coach, mahirap para sa akin ang makakita ng butas para pumuntos. Muling sagot ni Sawakita. Tumpak, yan ang ibig kong sabihin, sambit muli ni Coach Domoto. Hindi nga magawang matibag ni Chosia ang depensa ni Fujima, kaya ipinasa niya ito kay Minami. Pagkakuha nga ni Minami sa bola, mabilis niya ito idinrap kay Kishimoto. Itira niyo na ang bola, mauubos na ang 24 shot clock, sigaw ng coach ng Osaka. Pagkakuha nga ni Kishimoto sa bola, hinigpitan naman agad ni Sakuragi ang pagkakadepensa dito. Gustuhin man itira ni Kishimoto ang bola, pero di niya magawa dahil napapayungan siya ni Sakuragi. Maya-maya pa, biglang pumito ang referee, sabay sabing, 24 shot clock, violation. Grabe naman ang depensa na yun. Hindi man lang nagawa makapuntos ng Osaka. Sa lagay na yan, baka masira ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Usap-usapan ng mga manonood. Nice defense team,
Ganyan nga, huwag niyo hahayaan na makapuntos sila, sigaw ni Aya ko. Nakakainis, mahinang sabi ni Iwata. Matalino ka talaga, Ansay. Sinisira mo ang kumpiyansa ng mga player ko sa laban. Wika ng coach ng Osaka. Nasa panig na nga ng Kanagawa ang bola at hawak na ito ni Fujima. Okay mga kasama, tayo naman ang aatake. Mabilis nga umatake si Fujima. Sinubukan siyang pigilan ni Chosia. Sabay pasa ni Fujima ng bola kay Sendo. Pagkakuha ni Sendo sa bola, idinrap niya naman ito kay Rukawa. Pagkakuha nga ni Rukawa sa bola, isang jump shot ang ginawa nito. Sinubukan naman siyang habulin ni Iwata sa ere, pero di na niya nagawa dahil mabilis ang pagkakarilis nito sa bola. At yun, pasok ang tira ni Rukawa. Puntos para sa Kanagawa. Ang score ay 69-63. Balik na sa 6 ang lamang ng Kanagawa at halos 2 minuto na lang ang natitira sa laban. Nice one, Rukawa! Bati ni Sendo. Tiningnan lang siya ni Rukawa. Napatingin na lang ang team ng Osaka sa Kanagawa at talagang matindi ang mga nararamdaman nilang pressure. Ano ba nangyayari sa inyo, Osaka? Ayusin nyo ang laro nyo dahil kung hindi, uuwi kayo na talunan. Sigaw ng mga fans ng Osaka. Dahil nga sa higpit ng ginagawang depensa ng Kanagawa, hindi tuloy magawa makapuntos ng Osaka. Ito na kaya ang senyalis na matatalo nila ang Osaka? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye!